Hi, I'm Bonz Magsambol, and you're watching Rappler Talk. For today's episode, we are joined by a key opposition figure and Senate Deputy Minority Leader, Senator Risa Hontiveros. Hi, Senator. Hi. Welcome to the program. Thank you. So, simulan na natin, no? For my first question, were you surprised that the Senate, of course, led by Senate President Mig Zubiri, adopted your resolution on the West Philippine Sea issue? No, I wasn't exactly surprised. At sa totoo lang, masayang-masaya ako noon. Because after I filed my first resolution, 659, and this was followed by SP's resolution, 707, we held a caucus for all the senators at nagbigay ng input sa amin yung mga officials ng executive mula sa DFA, mula sa National Task Force on the West Philippine Sea, andun din yung Armed Forces of the Philippines. And almost from the start of the caucus, naramdaman ko na papunta na sa pagkakaisa tungkol sa isang Senate resolution expressing the sense of the Senate. Yan na nga yung ibinungang pinag-combine naming mga resolution, Senate resolution number 718. And though there was, before that, an interpellation, matagal, ilang oras, naging mainit din, certain moments. But once the majority began to see the wisdom of coming together on a unanimous Senate resolution, at nakaramdam kaming lahat nung pag-unawa at eventually pag-suporta ng mga executive, then it was only a matter of time. In fact, the very next week na nailabas namin yung resolusyon iyon. So masayang-masaya ako doon. So ayun nga, katulad ng sinabi nyo kanina, Senator, it was long overdue. So yes. Matagal na dapat to, no? Oo. Oh, oh. So with recent China's incursion, itong pag-water cannon nila sa ating Philippine vessel, do you think it's high time for the Philippines to raise this bullying before the United Nations? Why or why not? Well, ang sense talaga nung Senate Resolution 718 that it's high time, I would even say way past time, dahil 7 taon na yung tagumpay natin sa Permanent Court of Arbitration, sa The Hague. Pero hanggang ngayon, wala pa talagang definitive action mula sa bahagi ng gobyerno natin. At lalong walang definitive action from China na sumunod siya at hindi ito paulit-ulit-ulit nalabagin. So, our resolution was definitely very timely at napaka-reasonable dahil naglista lang kami ng ilang mga halimbawa ng lahat ng mga posibleng more assertive actions that the executive can take in any and all international fora just to, in a way, gawin lang opisyal, gawin lang formal yung nararanasan natin until the past few days na dumadami at dumadaming suporta ng iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga regional formations all over the world for the justness of the Philippine cause. Of course, Senator, before this adopted Senate resolution, di ba nagkaroon tayo ng interpellation or nagkaroon tayo ng debate sa session nyo last week. And then most of them, actually, some of your colleagues, Senator Alan Peter Cayetano, even Senator Amy Marcos, they were against like bringing this issue before the United Nations because they were saying that this might trigger tension between two countries. Of course, this will, dadalhin siya sa United Nations. Mm-hmm. Ano sa tingin nyo yung naging, kasi eventually na-adopt rin naman. Yes. Napag-usapan ba to sa closed-door meeting nyo, sa caucus nyo? Of course, all those issues na sinimulang itanong sa interpellation, mainly by Senator Alan, wala si Sen. Aimee nung session na iyon. Bagamat nabasa ko rin yung opinion niya. And other colleagues reserved to interpellate sana. Naunahan na lang ng nabuo naming unanimous resolution. And hindi lang ako nag-sponsor ng original resolution ko. Ah. Nag-co-sponsor din si SP mismo, si Senator Jinggoy, si Senator Raffy. And over that weekend, may isa pang colleague galing sa majority na nagsabing magko-co-sponsor sana siya sa original resolution ko the following week. Kaya lang nga, naunahan na nang nagkaisa na kami sa isang combined resolution. And as for tensions between two countries, well, matagal na yung mga tension na iyon. Matagal na yung
kompetisyon kahit sa pagitan ng China, ng US, o sa pagitan ng China at Taiwan. But the tension that we Filipinos are most concerned about is the tension brought by China's aggression against us, the Philippines, in the West Philippine Sea at sa exclusive economic zone natin. Hindi naman tayo nakikialam sa dynamics ng ibang mga bansa sa isa't isa. Pero pag yung national interest natin ang nakasalang, pag yung Coast Guard natin, yung Marines natin sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, yung mga mangingisda natin ang nakataya dahil sa ginagawa ng Chinese Navy, ng Chinese Coast Guard, ng Chinese militia vessels, then by all means, we should speak up. And that's what the Senate has done. Okay. So you met with Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo yesterday. Yes. So did you bring this issue of like bringing this bullying to before the United Nations? What did he say? Well, of course, over lunch, isa yon sa mga napag-usapan natin. Dahil lang nga, nagkaisa ang buong Senado na i-adopt itong resolusyong ito. And kahit naman simula dun sa caucus hanggang sa lunch namin kahapon, very well received ng DFA, pati ni Sec Manalo. Dahil nagkaklaruhan naman kung ano yung intent ng Senate resolution at sa inputs nila na amin namang tinanggap, we were able to reassure them that even the language of the resolution ay consistent sa mandates nila sa executive. So maganda eh, dahil palagay ko nagkaroon ng meeting of minds between us in the legislature at sila sa executive. And even after yung privilege speech ni SP kahapon tungkol sa insidenteng iyan, sa manifestation ko ay pinuri ko rin yung ginawang immediate action ng DFA kasunod ng Ayungin Shoal incident na iyan. Very strongly worded press release from the department. Nagkaroon sila ng joint press conference sa ibang mga executive offices. At ipinatawag nila yung Chinese ambassador to the Philippines para pagpaliwanagan siya sa ginawa ng kanyang bansa sa atin. Going to another topic, so this is like a heated discussion now on social media and even in other public fora. The Marcos administration is seeking $10.1 billion in confidential and intel funds, with Vice President Sara Duterte, of course, is asking for $500 million confidential funds for OVP and $150 million for the DepEd. Any thoughts on this? How is the Senate making sure that this budgetary request is not being abused? Ah, well, kaka-transmit lang ng Malacanang ng National Expenditure Program o NEP sa Kongreso the other day. At syempre, mauunang trabahuin niya ng House bago ma-transmit sa amin for our Senate work on it. Hindi iba fundamentally yung tingin ko dyan from last year na talagang nag-argue kami ni Senate Minority Leader Coco Pimentel laban dyan. Kasi ang Office of the President naman at pati ang Office of the Vice President, lalo na ang Department of Education, hindi naman sila intelligence gathering ng mga ahensya ng ating gobyerno. They are agencies which use the intelligence gathered and analyzed and transmitted to them by our intelligence gathering parts of government. At principally, nakalodge yan sa Department of National Defense, sa Armed Forces of the Philippines, pati sa Philippine National Police, of course, sa National Security Council. Kaya talaga hanggang sa huli, nung pagbotohan yung budget last year, Senator Coco and I were totally opposed to this unreasonable and disproportional increase in the confidential and intelligence funds na mga opisinang ito. At sinubukan pa nga namin magpasok ng mga amyenda requiring these offices to present, kumbaga, a program of works sa Kongreso saan nila gagamitin ito. And regularly, in fact, if I remember correctly, quarterly, maghain din sila ng ulat sa Kongreso din paano talaga nga nila ginastos ang kaperahang ito. Unfortunately, those amendments were removed during the BICAM Conference Committee meetings on the budget last year. Kaya wala kaming regular na monitoring dyan. The Senate minority will probably have to ask these offices at pati ang Commission on Audit
kung papaano nga ito ginastos, again, to buttress our arguments against providing not just large but even larger budgetary allocations for these items this year. Of course, the 150 million request of the Department of Education raised eyebrows sa public because of course, meron tayong 91,000 na shortage ng classrooms. Pero Senator, of course, ngayon ba are you positive na magagawa natin ng paraan na ma-realign itong request nila na ito? Last year, nagawan din naming ma-realign at least yung bahagi ng confidential and intelligence funds sa line item budgets ng Department of Education. At mula nung nakaraang taon hanggang ngayon, kahit may official na deklarasyon na si Presidente that the pandemic is over, andyan pa rin yung deep scarring, hindi lang sa ating ekonomiya, pati sa ating education system. Nabanggit mo nga yung shortage ng mga classrooms, kulang din tayo ng mga eskwelahan mismo, kulang pa tayo sa mga tamang sweldo at benepisyo sa ating mga guro, at ang dami-dami pang ibang mga problema sa ating ongoing education crisis, yung learning loss na naranasan ng ating mga estudyante dahil sa pandemya. Hindi pa tapos yan, hindi pa talaga nagawa ng mga solusyon at lalong hindi pa napondohan yung mga solusyong iyan. So we actually have more rather than less arguments to realign confidential and intelligence funds items for the Department of Education to line item budgets of the department. Hindi pa nga natin na pag-uusapan na sa kabila ng maraming problema na dapat bigyan ng prioridad at pondo ng Department of Education, eh may iba pang mga ginagawa tulad ng di umanong red tagging sa mga guro. No? So, mali yung priorities, maya't maya na ipinapakita ng department. And this larger confidential and intelligence fund request is another wrong priority of theirs. Okay. So, this is your second term as the senator, right? Mm-hmm. And of course, itong, paano ba, I would say, krusada natin for SOGI bill. Yes. Like, it's been like 27 years since unang... Not that bad. 23, but 23 yeah, almost years. As bad. Okay, yeah. 23 years na tayo unang nagpasa ng SOGI bill and still, it's languishing dito sa Congress natin. Okay. So, ngayon ba, magta-try pa rin ba tayo to file this? Ano kaya yung magiging fate ng SOGI bill natin? Well, ang dapat lang nakapalaran niyan ay maipasa siya bilang isang batas. Of course, we will keep on trying. It's already refiled again. And we will really keep on pushing it to be passed into law. Dahil yung community mismo, hindi sumusuko. So, kaming mga allies, wala rin kaming karapatan na sumuko. Okay, so with regards to that, of course, we all know that the Senate minority is just composed of two senators. Yes. It's just you and Senate Minority Leader Coco Pimentel. Of course, I've been covering the Senate, especially the deliberation or itong nagkaroon ng interpolation natin dito sa passage ng Maharlika Bill. At I've seen that you were the only two senators who were like really criticizing about the bill, and yet, of course, napasa pa rin siya. So, ano sa tingin nyo yung challenge? How would you describe the opposition under a Marcos administration? Well, una, in fairness sa mga kasama namin sa majority, meron din namang sa kanilang nag-interpellate sa Maharlika Bill, sa committee hearings hanggang sa plenary. At may ilan sa kanila nagsubok magpasok pa ng mga amyenda para proteksyonan yung mga pondo ng mamamayan laban sa capitalization ng Maharlika Fund. Pero tama ka, sa huli, kami ni Senator Coco talaga hanggang sa huli, siya nagdalawang oras na kontra SONA and bumoto ako ng no, no sa Maharlika Bill. So, practically, yan lang yung pinakamalaking achievement, kung matatawag, na makatotohanan pwedeng iulat sana ni Presidente nung kanyang SONA. Pero alam natin, napakahaba ng kanyang SONA at state of the nation. Parang, anong state ng Pilipinas ang sinasabi niya sa SONA ngayon? Anong nation ang pinag-uusapan niya doon? And sa kontekstong iyan, kami kumikilos at kikilos bilang isang opposition. Your question was about the opposition under the Marcos administration. Well, mula nung eleksyon, nung nakaraang taon,
ay nagsimula na naman kaming mag-usap, maghanda at kumilos para sa mga panahon ngayon at para sa mga susunod na eleksyon. So ibig sabihin yung midterm elections sa 2025 at yung general elections ulit sa 2028. And I would describe us as having to and applying ourselves to learning the lessons of the last 6 years of the 2022 elections and of the first year of the administration para ma-equip namin ang aming mga sarili na maging mas kapakipakinabang sa ating mga kababayan at makuha sana ang suporta nila sa mga susunod ding eleksyon. Senator Risa, sorry, I will ask about this. You mentioned, of course, President Ferdinand Marcos Sona. And actually, your video, not clapping at all, went viral on social media. It's all over the social media feed of all of the public. Nasa TikTok siya. And nakita na hindi kayo nagka-clap and you were consistent ever since the first Sona. How would you explain kung ano yung nararamdaman nyo during that time? May ilang bahagi nung Sona ni Presidente na pinalakpakan ko rin naman. Lalo na yung mga punto niya tungkol sa foreign policy. Dahil in fairness kay Presidente, dun naman siya naiiba kay Duterte. Pumihit siya away from almost exclusively befriending China back to other countries, other capitals of the world. And tingin ko tamang direksyon iyan. Pero dun sa pagpasok nila sa hall at lalo na pagkatapos ng SONA at sila'y lumabas sa session hall dun sa House of Representatives, well, honestly din kasi, hindi ko naman pakiramdam na magaling yung SONA'ng iniulat niya, hindi lang sa Kongreso pero sa ating bayan. Hindi siya kompletong SONA, hindi siya ganap na makatotohan ng SONA at wala pa ring konkretong, detalyadong plano sa anong gagawin ng administrasyon niya sa mga issue talaga na importante sa mamamayan. Yung issue ng presyo ng mga bilihin, yung issue ng korupsyon. Kaya nga't korupsyon kahit sa forma ng smuggling at economic sabotage, kaya nga't nagmamahal ang pagkain. Yung issue ng public transportation, sa araw mismo ng SONA, kinailangan pang magwelga ng ating mga jeepney drivers. At marami pang iba. So talagang hindi satisfactory yung SONA niya. So sa pagtatapos ng isang SONA ng ganyan, of course, tatayo ako bilang pagrespeto sa opisina niya. Pero hindi ko naramdamang deserved yung SONA ng iyon ang pagpapalakpak. Okay. So ganun lang naman yon. Okay. Yeah. Katulad din nabanggit nyo, midterm elections are approaching. Senate Minority Leader Coco Pimentel was also asked about this. Yes. If merong gusto nyong maging part, of course, tong opposition, kasi pag, di ba, yung end pa nitong Congress na to is on 2028, right? Sino sa tingin nyo yung dapat nating maging part pa ng opposition? Naglulook forward ako na sa 2025 midterm elections, mahalal namin sa oposisyon, sa suporta ng ating mga kababayan, ang ilang mga dating senador na maaring babalik at naririnig ko sa mga kababayan natin ay gusto nilang bumalik sila. Sana mga bago rin na mga independent-minded, maaring galing sa iba't ibang rehiyon o iba't ibang sektor, para mas balansehin no ang ating political system at mga institusyon pati ang Senado. Syempre excited din ako sa mga bago, mga progresibo na opposition or oppositional na mga tatakbo rin sa ating mga local government units. Okay, pwede po ba tayong makahingi ng name if meron kayong mabibigay na name? Well, siguro sila na mag-aanunsyo at the proper time. Pero mula nung nakaraang taon regular kaming nag-uusap at nagpaplano at kikilos. At mararamdaman yung pagkilos nila nitong last quarter of the year moving forward hanggang sa mga susunod na dalawang taon.
Okay, since we're talking about the opposition, what role now does former Vice President Lenny Robredo play in the opposition? Si Lenny Robredo ang inspirasyon ng oposisyon. Kaya inaasahan ko na patuloy niyang susuportahan yung mga opposition candidates na aming pagtutulungan na buuin at tumakbo sa mga susunod na eleksyon. At umaasa akong patuloy niyang bibigyan ng inspirasyon at tutulong siyang immobilize. Hindi lang yung base ng mga kakamping, no? Pero na tutulong siya na patuloy kaming mag-reach out sa mas malawak panahanay na ating mga kababayan. Pati yung mga hindi bumoto sa amin o sa kanya sa nakaraang eleksyon. Kasi sabi ko nga eh, sino man yung binoto nung nakaraang eleksyon, lahat ng mga Pilipino ay umaaray sa mga issue sa ngayon at nagpapahalaga sa mga issue ito. At nakikita ko na si Lenny Robredo ay patuloy na maging aktibong bahagi ng pagmumobilize niyan. To wrap up our discussion, Senator, what should the public expect from the Senate minority during this bagong bukas na session ng Congress? Well, patuloy na asahan ng ating publiko na yung aming Senate minority, kaming lahat na dalawa, ay patuloy na magiging aktibo, mag-intervene talaga sa mga mahalagang panukalang batas, magiging aktibo sa mga importanteng investigasyon dito sa Senado, patuloy na makikialam sa ating budget. Kaya nga nung nakaraang unang taon pa lang ng aming pagiging minority dito sa Senate, ay aktibo kami dun sa pag-imbestiga nung mga sunod-sunod na sugar fiasco, kaya nakapaglabas pa kami ng minority report. Ginunita namin yung anibersaryo ng martial law. Yun na nga, tulad ng pinag-usapan natin, aktibo talaga kaming nagdebate laban sa unreasonable confidential and intelligence funds. At nitong huli, gaya din ng napag-usapan natin, talagang nagdebate kami laban sa Maharlika Fund. And personal ko rin inaasahan na yung aming pagtrabaho dito bilang minority sa loob ng Senado ay patuloy na magiging mahalaga sa trabaho namin bilang oposisyon sa labas ng Senado. So thank you, Senator Risa. We've been talking to Senator Risa Hontiveros. For more stories, visit Rappler.com. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. Again, I'm Bonz Magsambol. Thanks for tuning in.